Hello, good day. This is Ronel Agoncillo. At today, magbabasa tayo ng mga hashtag Dear Sir Ronel at gagawin natin ang mga request ninyo. Ready? Let's go! Kaya niyo po bang gawin ang slogans natin in different angles? No mass testing, no school opening. 350 billion budget para sa balik eskwela, ibigay na. Ayuda para sa mga private school teachers, isulong! Dear Sir Ronel, kaya niyo po bang turuang mag-TikTok yung pusa niyo? Ready? Sir Ronel, ilang emojis po ang kaya niyong gayahin? Let's try! Dear Sir Ronel, kaya niyo po ba gumawa ng PowerPoint presentation ng walang laptop? Hindi. Dear Sir Ronel, kaya niyo po bang mag-zoom ng walang internet? Ganito kasi ano, kailangan para makapag-zoom ka, may account ka muna sa Zoom. So, para makapag-host ka ng meeting, kailangan mag-register ka muna sa Zoom at kailangan mo ng internet. At kapag nandun ka na sa Zoom, mapa-laptop man o cellphone ang gamit mo, kailangan mayroon kang internet. Teka, bakit? Ang lapit. Zoom! So, hindi. Dear Sir Ronel, kaya niyo po bang ibigay ang statistics ng access to education sa ating bansa? Sure! Sa usapin ng kuryente, 84% pa lang ng bansa ang energized o yung may linya na ng kuryente. Sa mga paaralan naman ay hindi para 100% ang mga schools na may kuryente ayon sa PSA. Sa usapin naman ng internet, 77% lang para sa elementary, 81% para sa junior high school at 60% para sa senior high school lang ang nakakagamit ng internet para sa pagtuturo. Sa kabuuan naman ng populasyon, 43.9% lang ang nakakagamit ng internet para sa mga social interactions at 42.2% lang ang nakakagamit ng internet para sa research purposes. Wow, ang talino mo sir! Paano mo lahat nalaman yun? Siyempre, ginugol ko lang lahat na yun. Pero ang bottom line, sa panahon ng pandemya, mas humirap ang access sa edukasyon sa ating bansa. Dagdag pa ang mabagal at hindi lapat na aksyon ng pamahalaan sa mga medikal at sosyo-ekonomikong hakbangin para sa krisis, lalo tuloy nagiging malayo ang kabataan sa paaralan. Halimbawa, malaki ang posibilidad na maraming kabataan ang titigil muna sa pag-aaral dahil sa malawaking tanggalan sa trabaho. At dagdag pa, tinatansya nating mahigit sa 2 milyong mga mag-aaral ng private school ang lilipat ngayon sa mga public schools na ngayon pa lang ay kumaarga na ng lampas sa kapasidad nito. At higit sa lahat, milyon-milyon mga kabataan ang hindi makakasabay sa blended mode of learning dahil sa kawalan ng access sa internet at computer. Dear Sir Ronel, ano ang dapat nating gawin? Siyempre, kailangan tustusan ng pamahalaan ang iba't ibang pangangailangan para sa iba't ibang moda ng pagtuturo. Nang tiyaking maaasahan ang online at iba't ibang mga multimedia systems para sa ating edukasyon. Number 2, bigyan ng mga guro ng tamang kagamitan tulad ng laptop at internet connection, kasama na dito ang internet allowance. Number 3, mabilis na ihanda at paramihin ang iba't ibang instructional at learning materials para sa iba't ibang moda ng pagtuturo. Number 4, tiyakin ang sapat at makabuluhang pagsasanay sa mga guro para sa bagong nilalaman ng curriculum at bagong moda ng pagtuturo. Conclusion! Ngayon ang panahon para patunayan natin
na totoo ang katagang walang mata o mag-aaral na may iwan. Ngayon ang panahon upang patunayan nating totoong dakila ang mga guro. Kaya huwag na huwag natin silang ilalagay sa isang kalagayang hindi ligtas. Sa huli, marapat lang na proteksyonan natin ang mga mag-aaral at guro laban sa COVID-19. Alright, that's it for this vlog. See you next time, peeps, and goodbye. Ano ba itong gulo-gulong gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong gulo-gulo? Baliktad na ang mundo. Baliktad na ang mundo. Baliktad na ang mundo.